Hello Internet! Ako po si Manny Viloria ng KayoKoTo.com. Tara, let's learn about our real estate journey. Kasi kanina, merong episode number 16, si Doc E.G. Ong, yung sa ikonsulta mo kay Doc E.G. Ong, Eduardo G. Ong. Siya yung unang chairman ng PRB RES, Professional Regulatory Board on Real Estate Service. Ngayon, pinag-usapan doon yung mga development sa mundo ng real estate, kaya part ng mga guests ni Doc E.G. Ong, si Boss Anthony Duterio at si Boss Melvie Sadang. Tapos, meron isang question doon, training, bakit wala pa akong benta? Ano ba yung tinutukoy nung real estate agent yata, anong tanong, o kaya real estate broker, training, bakit wala pa akong benta? Kasi ngayon, sa mundo ng pandemya, si Boss Anthony Duterio, si Boston, meron siyang online real estate school, yung FIRE, yung Filipino Homes Institute of Real Estate, diba? Real Estate Education. So, doon po sa realestatetraining.ph. May training po doon. So, marami nag-avail ang training, kaya siguro yung nagtatanong ng training, bakit wala pang benta? Ang pinapalabas ng taong nagtanong na yon ay nag-attend naman siya ng training, nag-attend naman siya ng mga product knowledge seminar, binabasa naman yung mga pinopost sa mga GC, kinakausap naman niya lahat. Ina-avail niya lahat ng training. Masipag siya mag-attend ng training, and yet, wala siyang benta. So, ang tanong, bakit ganun? Training, pero walang benta. Yung in-offer na sagot ni Boston Luterio, ng Luterio Realty at ng PhilipinoHomes.com ay mindset. Why are you here? Why are you a real estate salesperson or broker? Bakit mo pinasok ang mundong ito? What is it exactly that you want? Kung unified ba yung feeling mo doon, baka nandoon yung dahilan kung bakit wala kang benta. Wonderful answer, no? Kaya lang, I went on this Facebook Live to share with you yung pinagsama-sama natin mga iba't ibang mga experience, lalo na dun sa libro ni Charles Duhigg, yung Smarter, Better, Faster. Sa libro ni Charles Duhigg, doon niya in-explain kung bakit training, pero walang benta. Parang ganito, no? Pagka tinandaan natin yung ating pag-aaral, grade school, high school, di ba parang training yun? Nasa classroom tayo, training, pero hindi naman lahat ng estudyante may benta. Kumbaga, hindi naman lahat ng estudyante mataas ang grade sa exam. Pero lahat ng estudyante nag-training, pero hindi lahat may benta o magandang grade. Bakit ganun? Doon sa libro ni Charles Duhigg, yung Smarter, Better, Faster, ang sinasabi niya doon ay ganito. Kapag ang nasagap nating data or training ay masyadong maganda, nakapackage, maayos, madaling maabsorb, pagka nadalian tayo sa pag-absorb ng data, hindi natin nagagamit ito. Ulitin ko po, kapag ang training ay maganda, organisado, na-absorb natin ng maayos, hindi natin nagagamit yung data o yung training na iyon. At dahil hindi natin nagagamit yung data or training na iyon, wala tayong resulta. So, ang strategy ngayon ay paano natin gagamitin yung data. And it turns out there is a simple method, no? Natutunan ko po ito sa kwento ni Boss Adame Royles. Sinabi ni Boss Adame Royles na noon, wala pa mang internet na yan, kapag ka nasagap niya yung impormasyon tungkol sa properties, tungkol sa mga developer, anong ginawa ni Boss Ada? Kumuha siya ng notebook at sinulat niya doon. Pinaghirapan yun. Mangawit-ngawit yung kamay niya sa kakasulat nung data. At tamang-tama, doon sa libro ni Charles Duhigg, yung Smarter, Better, Faster, that is exactly what the teachers in the States did. Kasi nung sa States, meron silang data tungkol sa mga estudyante. Kung ilan yung magaling sa science, ilan ang magaling sa math, kung paano gumalaw yung grades dahil gumamit sila ng homework style number 1 versus homework style number 2. So the data is there. Kung titingnan mo yung data, makikita mo na, okay, sa ganitong classroom, mas maganda pala yung lecture, pero sa ganitong classroom, mas maganda yung hands-on.
Pero kahit maayos yung data, hindi na-absorb at ina-apply ng mga teacher yung data or training na yun, except for one school. Sa Avondale School, ito yung ginawa nila. They have the same data, pero pinilit nila yung mga teachers na isulat yung data sa index card. Pinilit nila yung mga teachers na yung mga charts na maganda, na maayos, pinilit nila yung mga teachers na kopyahin yun at i-drawing mano-mano sa malaking papel yung mga charts. Kumbaga parang inulit nila. So ang tanong, bakit ganun? Meron naman data, meron naman training, nakaayos na, nasa computer na. Bakit? Porket kinopya nila by hand sa index card. Bakit? Porket renewing nila by hand yung mga charts at nilagay at pinaskil sa mga dingding ng kanilang data room. Bakit naiba yung resulta nila? At ito po yun. Ang pinaghirapan, yun ang daan papuntang tagumpay. Kapag ang training mo ay napakaayos at inabsorb mo lang, pinanood mo yung video, uy, maganda, resalo. Okay, alam ko na yan. Uy, magandang training on how to close a sale. Kinig. Alam ko na yan. Dahil sa madali nating natanggap yung training, hindi tayo naghirap, pues wala tayong resulta. Kaya yung quick tip for you ay kapag nakasagap po tayo ng training, subukan po natin isulat. Pagtsagaan po natin, isulat po natin sa mga index cards. Alam ko, boring, di ba? Mas sasakit ang kamay mo. Pero dahil sa pinaghirapan mo yun, mas ma-absorb mo at mas mamomotivate ka na gamitin ang training. Kaya let that be your advantage in today's internet online class world. Huwag kang maging passive lamang at manunood ka ng video. Mag-take down ka ng notes. Kahit alam mo na, isulat mo. Paulit-ulit. Kaya itong sinasabi ko sa'yo, kumuha ka ng papel, isulat mo. Kumuha ka ng index card, isulat mo dun. Para over time, mapapansin mo na, wow, nakapagpuno na ako ng 50 index cards. Or wow, nakapagpuno na ako ng 100 index cards. At yung mga index cards na yan, dahil sa pinaghirapan mo, nangawit ka, nagsulat ka, mas mamomotivate ka na i-review mo yon. At kapag balikan natin yung kwento ni Boss Ada, yung kanyang notebook, di ba? Ngayon, may mga GC, may mga kung anong mga webpage na naka-arrange na doon. Developer A, Property 1, Cost, di ba? Napaka-neat. Doon po natin tandaan yung libro ni Charles Duhigg, yung Smarter, Better, Faster. Na kapag nakakita ka ng information or training na maganda yung package, be alert and remember na kapag ganun lang, walang mangyayari po sa atin. You will just say, wow, nice training. Yeah, alam ko na yan. Pero wala, unless isulat natin. Halimbawa, pag tinanong kita, naalala mo ba yung math? Naalala mo ba yung quadratic equations? Do you remember how to solve for the roots? The root solutions of a quadratic equation? Naalala mo ba yung x equals negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a? Kung naalala mo yun, malamang nung estudyante ka noon at pinag-aralan mo yung quadratic equations, ilang beses mong isinulat yung quadratic equation na yun. So sobrang daming beses kahit 30 years ka na out of grade school, natatandaan mo pa kasi isinulat mo at hindi mo lang basta lang binasa, hindi lang basta mo lang narinig, kung hindi isinulat mo. So, to summarize, find paper, kahit anong papel, yung mga training na nasasagap mo sa mundo ng online marketing, sa mundo ng stock market, sa mundo ng real estate, dun po sa realestatetraining.ph, dun po sa filipinohomes.com, they provide free training, beautifully packaged, so convenient. Make it inconvenient on your part. Paghirapan mo ang pagsusulat sa napakaraming index cards at kapag ginawa mo yan, mas ma-absorb mo yung data, mas magiging bahagi ng pagkatao mo, kaya nakakonekta ito sa sinabi ni Boston Duterte na what is in you? Diba? When you watch a nice training, it never enters you unless you write it down, unless you feel the strain of your writer's cramp in your hand. Tsaka matatandaan mo na, oh, itong card na to, nilagay ko sa ibabaw ng ref. Kasi sa mundo ng education, meron tinatawag na
location-based learning. Na natatandaan mo, pinag-aralan ko yan nung malapit ako sa TV. Tapos naglakad ako doon, napakan ko yung buntot ng alaga namin pusa. Oo, yan yung topic na yon. Eh ngayon, sa mundo ng online learning, ang nakita mo lang ay screen. Wala kang special location, di ba? So lahat ng mga binabasa mo, iisa lang ang location mo. Nakaupo ka sa harapan ng screen. But when you write, nandun ako sa sopa, nandun ako sa may bandang pintuan, nandun ako sa ibabaw ng rep na nagsusulat, natatandaan mo yon at mas madali mong ma-absorb yung material na kailangan mong malaman. Okay? So, wag natin isnabin yung mga notebook, mga papel, mga lapis. Kasi yung pala ang magdadala sa iyo ng benta. Yung po ang magdadala ng kita. Gaya po na sinabi ni Boston Luterio ng filipinohomes.com. Sumali na kayo. It's free to join. You have to focus on the process and the reason kung bakit ka nandito. Do not make money your reason. Ang sinabi niya, money is the result. Kaya mamaya, pagkatapos itong Facebook Live video, isusulat ko sa index card, money is not the outcome or the goal. Money is just the result. Yun ang resulta ng iyong tunay na goal. Ano ang halimbawa ng goal? Ang goal ay ganito. Ang goal ko, ang layunin ko ay tulungan yung OFW na makahanap ng bahay na gusto niya talaga. At dahil sa yun ang goal mo, kapag ka na-achieve mo yung goal mo na tumulong sa OFW na makahanap ng bahay, ang resulta nun ay pera, komisyon. Huwag yung, ang aking goal ay kumita ng pera. No, money ay resulta lamang. Pagka nag-focus ka sa tamang goal, you will get the right result. Okay? So again, thank you for joining us. Thank you, buddy, watching from Qatar. Hi, Lumtes. Elmer, thanks for watching. Hi, Bam. Ayan. So, ang assignment mo ngayon ay magtabi ng papel, lapis, ballpen, and every time you read a book or read a blog post or see a Facebook video, training video, YouTube, kahit na nung learning, huwag ka lang yung, alam po na yan. Or Facebook Live, okay. Oy, maganda yan. Isulat mo. Mangawit ka. At gawin itong bahagi ng iyong pagkatao. Okay? Hanggang sa susunod, ako po si Manny Villoria ng kayakoto.com. Kaya kung hindi mo pa napapanood ang kwento ng OFW, si Paring Ed, OFW na umangat, tapos bumagsak kasi naubos ang pera niya para sa hospitalization ng kanyang anak, at umangat uli. Gusto mo malaman kung paano ginawa yun, panuuri mo yung kwento niya sa kayakoto.com. Kaya sabi mo, sarili mo, kaya ko to. Kasi sa totoo lang po, kaya naman po talaga. Hanggang sa susunod, ingat po, stay safe and stay healthy. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Ingat. Noel Rich, thanks for joining. Sa mga action taker like Bam at sa mga sumali dito at pinanood dito recently, huwag kang mag-alala. The replay will be available in just 15 minutes. Ingat!